Good morning. This is Mommy Charlene again. And for today's video, we're going to be discussing practical parenting hacks that would help us and help our kids enjoy this pandemic that we're currently having, especially ang tagal na nung lockdown, and we have to always find a way to let our kids enjoy things that they can play with inside the house. Kasi over time, they get bored, and then you have to find a way na hindi nila maisipang lumabas. So, I'm gonna give you practical hacks that would definitely help you create and be creative in finding a way to enjoy time with your kids. And these hacks are hacks itself. From the word hack, you can just simply find these things inside the house, and hindi mo marirealize na mayroon pala tong importansya sa mga bagay-bagay na pwedeng paglaruan ng anak mo. So, isa-isahin natin yan ngayon. So, I guess, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa akin, I always make sure that I'm doing parenting tips. So, if you feel that this video is very helpful and informative, you can always hit the subscribe button. Give us a thumbs up for liking this video, and then don't forget to hit the bell icon so that you'll be notified every uploads that we do. So, siguro let's start, tara! Ito na nga, mamis. Ito, yung first hack natin is galing sa lunchbox. Lumang lunchbox na to. And then, ang ginawa ko, I took this out. So, it's a very sturdy plastic, and then I set this aside. What we will be doing here is, we can make use of this sturdy container as container para mag-sort sila. So, you have all the letters there. So, pwede mo, pwede kayo maglaro ng baby mo so that you can let her or him find a certain letter out of this box. So, mas mag-enjoy sila kasi plus colorful to. So, colorful yung mga numbers and letters na meron ako. And then, para mas madali sa kanya, mas attractive sa kanya na mag-sort. So, this is more of sorting at the same time to be fully trained when it comes to their fine motor skills. Because pinching, yung pag, ang tawag din sa Tagalog, pagkurot, is one of the fine motor skills na dapat develop na nila at the early stage of like 2 years old. So, if you come across with this tiny thing, at least mas madali sa kanila or mas maganda sa kanila kasi mas na-exercise yung fine motor skills nila. So, they get to sort at the same time. You lead them to parang develop more or finer motor skills as you move on. And then, this is the first one. So, we can use this. We can set this aside. Now, we're down to the second one. Second one is, I have these are stickers. As you can see, I have dinosaur books here because my son is really fan of dinosaurs. He can possibly name like 30 dinosaur species. So, hindi mo naman kailangang gumastos ng mamahalin. So, what I do is, I go to the book sale. Kung makikita mo naman, 80 pesos lang yan. But before, nakita mo yung euros kung magano siya. So, I go to any book sale store, and then I find anything na dinosaur related. And then, ito, nagkataon, nakahanap ako ng sticker. Gamit na nga lang kasi, ayan, ang maganda dito is, since my son is very familiar with a lot of dinosaur species, naobliga na akong mag-aral nun. I even bought a dinosaur encyclopedia kasi every time he asks me of a certain dinosaur, I have to Google every now and then. So, at least I have a basis now. So, eto siya. So, may mga pangalan siya na sobrang hirap. Pero my son really knows that. Iguanodon, and then Ankylosaurus, Psilophysis, Mayasora, Allosaurus. He can easily identify if this certain dinosaur species is a herbivore or a carnivore or omnivore. I don't know. At the age of 3 years old and 4 months, he's really into it. So, I found this one. So, it's a sorting sticker book as well. So, as you can see, dito sa isang page, meron siya ditong isang page na puro stickers. Natanggal na niya kasi. So, meron ditong mga stickers. Ayan yung mga pinagbakatan. And then, he will go ahead and find kung saan siya ilalagay. So, ayan. So, sobrang galing ng anak ko dito. Ang alam ko lang, parang T-Rex at saka Brachiosaurus. Pero iba-iba pa pala yun. Meron pa palang Apatosaurus, may Diplodocus. Then, eventually, I get used to it. So, ngayon, kaya ko nang sumabay sa kanya. So, ayan, dinosaur stickers. And then, ito pa,
This came from my niece's art book. So, ito, kata mo, gamit na gamit na siya. So, nakita ko sa mga lalagyan niya ng arts, meron siyang naiwan ng mga ganito na hindi pa gamit. So, pwede mo itong gamitin para mag-enjoy siya. Kasi most of the time, gusto naman nila yung may pinapakat sila. So, ito, pwede niyang ilagay sa face niya, sa braso niya. Tapos, isa pa, ang kagandahan dito, yung pinching capability din ng anak mo is ma-fully develop kasi fine motor skill siya. Again, kasi manipis top papel to. So, they really have to peel it off. So, that's one way for them to really develop those kind of fine motor skills. So, we're down with the second hack. So, now, what we have here is, this is so practical kasi what I have here is, pansin nyo naman, meron tayong cover ng Selecta ice cream. So, eto pa siya. So, yan. And then I have this one. So, ito, pinaglagyan to ng wafer stick. So, naisip ko, pwede mo rin gamitin to sa mga ice drop sticks. However, since wala na kaming ice drop sticks kasi nangawala na, I found a way para at least mas mag-enjoy sila. So, ito, since my son is 3 years old, he really likes to do things yung magdikit-dikit, tapos magpasok-pasok, ganyan. So, I get this one. So, lalagyan siya ng wafer. And then, ang ginawa ko, kumuha ko ng sharp tool and then binutasan ko siya dyan. So, just make sure that this part is kind of sharp. So, what you can do is make sure yung mga sharp edges medyo papasok na ganyan para hindi nila nahahawakan kasi makakasugat to, especially metal to. So, wala kasi akong makita na plastic. So, ito na lang muna. And then, yung cover it, pwede mo din siyang lagyan ng decoration dito. Yun na lang, dun tayo sa much practical kaya hindi na ako naglagay ng papel. And then, pwede mo rin siya lagyan ng tape dito kaya lang it defeats the purpose kasi hindi na nila matatanggal. So, ayun. So, what I did, ito na siya. May hole na siya. And then, now, I got this one. This is a plastic cover from ice cream na binili ko. And then, ito, kinat ko na siya. Hindi mo naman kailangan maging perfect circle. So, long na kasha siya dito. That's good enough. Okay? So, I just made 3 holes on the cover. And then, I cut this plastic into several circles. And then, make sure na kasha siya dun sa butas. And then, fine motor skills din to. So, lagay mo siya dyan. Pasok mo na lang siya isa-isa. So, they get to enjoy yung pag-shoot-shoot para mas mag-enjoy sila. At least tipid ka pa, di ba? Kumbaga, sa panahon ngayon, hindi mo kailangan magpakagastos kasi may pera ka man o wala, nauubos yun, te. Parang pasensya lang yan, mauubos yan. O, di ba? Ayan siya. So, nakatulong ka pa sa Mother Earth kasi hindi mo siya itatapon kasi dekada ang inuubos nitong mga plastic na to bago malusaw or yung iba hindi talaga nalulusaw. So, we're down to the third hack. Now, dito naman tayo sa eto. Nakita ko to, it hardbound paper box siya. So, it came from souvenir. So, ang gagawin mo, so, ang ginawa ko lang is, I just cut colored papers, make it into square. So, I just cut two colors kasi okay lang naman yun. Depende sa'yo if you really want more than two. So, it's more of a sorting din naman. So, as you can see, meron ako dito may mga letters. Hanggang G lang muna yung ginawa ko kasi medyo madami. And then, meron din ako dito na may G, may mga A to G din lang siya. And then, we have red and then we have pink. So, you can put this way. And then, you can also get yung blank paper, walang mga letters. Kaya lang naman kasi ginawa ko siyang letters kasi para you're like hitting two birds with one stone. So, you ask your child to look for the same color with the same letter on it. So, you're actually getting them familiarized with letters plus colors at the same time. So, yun yung medyo maganda yan kasi you're giving them parang multiple directions pero mas enjoyable sa kanila. So, yan, ganyan. Pwede mo siyang isort, ganyan. Or pwede din naman kung hindi po marunong si baby ng mga letters or numbers, you can just simply cut these into pieces or make it square or circle and then sort them based on color. So, yan. Pang-apat na to, we have 4. Now, we're down to the fifth one. So, the fifth one is kinda much practical para sa akin kasi I bought this party box. These are cookies and biscuits. So, yung anak ko kasi sobrang hindi siya mahilig sa matatamis. Mas gusto niya yung mga ganito lang o di ba mas mura. So, ayan. So, I find it so practical kasi right after maubos yung biscuits, you can even use this as a container dun sa mga laruan niya. He can even name like 7 different kinds of construction trucks that I cannot even understand kung ano yung excavator sa bulldozer, sa backhoe, and siya, alam niya yon. So, I don't know. Now, this is the fifth one. We're down to the sixth one.
So, we have... Ito, marami akong dinosaur. Sobrang dami. Yan, you can even name all these dinosaurs. We have Apatosaurus, we have T-Rex, we have Iguanodon, we have Spinosaurus, we also have another Spinosaurus, we have Pteranodon, we have Styracosaurus, this is small T-Rex, another small T-Rex, this is Brachiosaurus, this is another Apatosaurus, and this is Velociraptor. Super dami niyang alam sa ganito, guys. And now, so you can even use this. Ito kasi, binili ko siya nung nag-beach kami. So, kasama siya dun sa parang panglaruan na pang beach. So, pwede mong gamitin anything. Pwede din nga ito eh. Kasi so long na, ano, na meron siyang lalagyan. So, what I do is, parang you teach them at the early stage, the sense of responsibility. So, he can always play everywhere in the house. But at the end of the play, he needs to understand that kailangan niyang isort yun at ipunin kasi siya yung nagkalat at naglaro. So, what I always tell him, get something like a basket. Maliliit yan, pwede to. You can even just let him collect all the smaller things or toys, dinosaurs na pwedeng kasya dyan. And then, put these dinosaurs. Meron kasi siyang lalagyan doon ng mga laruan. So, later on, I'm gonna show you. And then, you can even use this one. So, yan. Ito, matagal na to sa akin. It's almost like 8 years na to sa akin. So, ngayon, na nagkaanak ako, dating nakalagay dito makeup, ngayon, ito na siya. So, ayan. Pwede mo na siyang ilagay dyan. Hindi mo kailangan bumili. Ito lang yung mga bagay na nandyan sa bahay nyo, pwede mong gamitin. So, pangalan ito, pang 6. So, we have, we have the 7th one. Ito yung pang 7th. So, this is a small swimming pool. So, this was bought by his tita. So, since pandemic nga, hindi nga sila pwedeng lumabas. So, ayan, binili na. So, it just so happened that ang Lazada and Shopee, they can still do online business. So, they still do deliver yung mga deliverables nila. So, ayan, pwede nilang gamitin yan. So, just make sure na if you're going to buy these inflatables, meron ka ditong parang foam sa ilalim to support yung pinaka parang base ng swimming pool kasi baka mamaya medyo magaspang yung lupa, mabubutas yun eventually. So ito yung pang 7. So they can, alam mo naman yung mga bata, they really get to enjoy more kapag may mga tubig. Ganun yung anak ko, sobrang masaya siya pag maliligo kami. We're now going to the 8th hack. So ito na siya. And ayun guys, yung pang 8. So what I did was parang back in January, I decided to buy itong duyan or hammock. So, ito, nagagamit niya yan pag gusto niyang manood habang nagduduyan. So, at least meron siyang duyan inside the house. So, perfect lang yan sa size niya. Diyan siya natutulog kahit maliit lang yung duyan kasi mas gusto niya nakapuyot. So, yan yung 8 hack natin. Mas practical. Can you guess how much is this? This is just like 79 pesos nang binili ko. So, murang-mura siya. Then, makapal yung tela, yun nga lang, maliit siya. Pero, meron sila ng parang tigda 200 pesos sa mas mahaba at mas malapad. So, kung gusto nyo noon, yun na lang yung bilhin nyo. Ito yung 8th hack niya. So, practical. And then, yung 9th hack is, since my son is already 3 years old, so, super gustong-gusto niya yung laging inuutusan. So, what we normally do is, pag-ising niya, hanggat kaya niya, siya yung magliligpit ng mga nung mga unan niya or kaya pag may kailangang iutos yung lola niya, madali na siyang utusan. Mapagpresenta kasi yung anak ko, so madali siyang pasunurin. Lagi niyang tinatanong si lola, "Lola, need help, lola?" So syempre, ano siya, si presenta. So mas maganda yun kasi you teach your child at the early stage the sense of responsibility para at least as they grow alam nila na hindi lang laro ang pwede nilang gawin, meron din silang pwedeng itulong sa bahay para at least yung ma-feel mo sa kanila na importante pala na may share of responsibility siya sa bahay. So yan yung pang 9, and then we're down to the last one. Ito na yung pang 10, guys. This is the 10th hack. So, ito yung lalagyan niya ng mga toys niya. Nakasort yan. So, etong first layer, gamit to nung pamangkin ko before. So, since umuwi na siya ng Batangas, ito na yung ginamit ko para sa lalagyan niya ng laruan. So, ito, yung first layer are all dinosaur toys. Andyan yan. So, alam niya kung saan niya ilalagay yung dinosaur right after niya gamitin yung mga boxes and baskets na pinaggamitan niya para hakutin. So, dyan niya ilalagay lahat yan. Alam niya lahat yung mga pangalan ng mga dinosaur na yan. And, second layer is, meron tayong blocks. These are just pure 4 blocks na
pinaglalaroan niya. Mahilig kasi sa mga ganyan, sa mga building blocks. And then, yung third layer is anything na kung ano lang gusto niya ilagay. Pero most of the time, meron siya dyan, puro mga balls. Mahilig siya to. Nung mga 2 years old siya, superhero niya sa mga ganito. Kasi feeling niya dinosaur egg daw to. So, ginagawa niya, yung mga maliliit na mga dinosaurs niya, nilalagay niya sa loob. And then, it's a surprise egg. So, it's a good good thing din naman sa kanila para meron silang mga ganyan. Twist nung mga laro nila. So, yan silang mga yan. So, yan. At ayun na nga. These are the practical hacks that I can share to you, especially to the mommies and daddies who are staying at home because of this COVID-19 that we are having. Kasi hindi pa natin alam kung kailan siya matatapos. So, we really have to find a way for our kids not to get bored, and because they really have to stay at home. Hindi lang yung mga elders, though. Kailangan natin magprotektahan sila. And then, hindi naman mahirap hanapin tong mga hacks na to. You can just easily roam around, find few things na nakatambak lang sa bahay niyo, and then try to be creative as much as possible. And then, spend less, kasi doon lang tayo sa mga bagay-bagay na practical. Lalo na ngayong pandemic, kailangan natin magtipid. At the same time, our finances natin, kailangan medyo monitor din, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan to. So, in my next video, I will try my best to create other kinds of parenting hacks na makikita din natin sa bahay lang. So, hindi natin kailangan gumastos and then just for them to find enjoyment. Kasi isang mahalagang bagay is yung ipapa-appreciate natin yung mga simple things sa kanila. Kasi para at least they get to appreciate yung mga bagay na mas simple pero mas may halaga. Kumbaga, lalo na ngayon, medyo masikip ang sinturon, dapat hindi lang tayo mga parents ang nag-iisip ng paraan para to be practical, but also show them na meron pa rin mga bagay na pwede mong maging source ng happiness, kahit simpleng bagay lang yan, kasi ang importante is masaya sila. So, ganun muna guys, mga mommies and daddy, salamat sa pagtapos ng video na to, and then sana hindi kayo magsawa na mag-subscribe. Again, this is Mommy Charlene. Thank you so much and God bless. Bye-bye!